All right. Hi, Tutor Wendy. Hello, Tutor Eric. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng ating mga manonood. Good afternoon po. Ayan, Good magandang afternoon, Tutor hapon sa Eric. inyong lahat. Magandang hapon po, Tutor Wendy. Happy Monday, everyone. Magandang Yes, hapon happy po po sa ating... talaga. Happy. Yes. Magandang hapon po sa ating mga mag-aaral, to our parents, and of course, sa ating mga teachers na nakasubaybay dito sa ating Itulay General by Itulay for General Biology 1. Happy Monday and good afternoon to all of you. I am once again Tutor Eric saying learning biology is fun and terrific. And I am your tutor, Wendy, and I believe that general biology will come in handy. Ayan. So, Tutor Wendy, nakatapos na tayo ng isang quarter. Hindi ako Yes, makapaniwala. oo nga. Parang kahapon lang Bilis. Talaga ay kakaumpisa lang natin. And ngayon, tayo ay magbubukas na naman ng panibagong set ng mga aralin. Magbubukas na naman tayo ng panibagong chapter sa ating pag-aaral ngayon. Dahil tayo ngayon ay nasa quarter 2 na at week 1 ng ating Itulay General Biology 1. So, simula na naman ang bagong quarter, Tutor Eric. At ano ba ang ating magiging topic for this week? At ang ating topic for this week ay we will have an introduction sa metabolism and we will be discussing our ATP and ADP cycle. So, yeah. So, ayan. Students, makinig ng maigi ha sa ituturo ng ating main discussant ngayon na si Tutor Eric. So, bago tayo magsimula, yung ating mga paalala, di ba? So, ready your pens and papers so you can jot down notes. Listen, learn, and participate. So, kailangan namin ng encouragement sa pamamagitan ng pag-participate nyo sa ating activities and quizzes. Of course, alam naman ninyo yan. You can use the comment box para sa inyong mga answers or kung ano man ang inyong gustong i-share sa ating Itulay session. And then, lastly is, respect one another. So, pag po tayo ay nagko-comment, alalahanin natin na maging magalang at marespeto, hindi lang po sa mga tutors, kundi sa ating mga kapwa-estudyante. And Tutor Eric, last week ha, tayo ay nagkaroon ng Appreciation Day and Recognition para sa ating mga bioactive students at sa ating Yes. mga partner teachers in school. So, ipagpapatuloy natin ito, yung ating pag-recognize. So, alam ko marami tayong manonood na gusto rin nila na malaman natin na naandyan sila. So, ngayon, Tutor Eric, para maging mas madali ang ating pag-recognize, magkakaroon na tayo ng tinatawag natin na attendance check. So, paano namin malalaman na naandyan kayo at nakasubaybay? So, dapat mag-attendance kayo. So, paano ba gagawin yun? You have to comment your name, your grade and section, and the name of your school para naman ma-recognize din namin yung inyong school as partner schools. And of course, huwag nyo din naman kakalimutan na ibigay ang name ng inyong General Biology 1 teacher para ma-recognize din si ma'am or sir as partner teachers. So, isang best lang naman tayo mag-a-attendance check for every session, guys. Ha? So, gagawin natin yan tuwing umpisa ng ating session. And don't forget to share our live stream para naman mas maraming matuto dito sa ating tutorial session. Okay, so nakikita ko na nag-a-attendance meron check na ba? Na. May nag-a-attendance check na ba? Oo, may mga nag-a-attendance check. Kaya lang remember, paki-include yung pangalan ng inyong General Biology 1 teacher. So may teacher, mga nakikita ko mula sa San Miguel National High School. Sina Sheena, wow! Good afternoon sa inyo mga taga-Bulacan. So parang yes, mga good panibagong afternoon. Mga viewers natin sila. Ayan, and of course, nandiyan pa rin ang ating mga taga Daniel R. Aguinaldo National High School mula sa SDO Davao City. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Tutor Shout out, Eric, syempre, kay international Teacher na tayo, Jen. Ha? Oo, international na rin tayo. Shout out kay Janet Flood Patayon. Sabi niya, joining you from Massachusetts, USA. O, di ba? International wow. na tayo. International. Hello po. Yes, hello po. And thank you Ayan. Sa pagsubaybay. Okay? So, okay. Tutor Eric, bago tayo magsimula, meron tayong konting trivia. So, meron tayong tinatawag na featured scientist of the day or scientist of the week natin. At siya si Chef Augustine Berg Kroll. So, isa siyang Danish
physiologist na nanalo ng Nobel Prize for Physiology or Medicine noong 1920. So, ang kanyang works ay tungkol sa blood circulation. Specifically, yung regulation ng blood circulation sa capillaries. And dahil sa kanyang mga works, sa kanyang mga natuklasan, mas lalong naintindihan ng scientific community yung tinatawag na body metabolism, which is connected sa ating discussion today. Yes, so literal na madugo ang kanyang mga pinagagawa, yes, kasi ayan, there is a difficulty ng pag-aaral nito, which I hope na mas mapadali natin dito sa Itulay. And of course, ayan, sipag at syaga. Ayan, so ano na ba? Let us start with our discussion. So ano ba ang ating objectives? Ano ba ang ating most essential learning competencies para sa ating quarter 2, week 1, Shooter Wendy? Okay, so ang ating MELC for this week is to explain coupled reaction processes and describe the role of ATP in energy coupling and transfer. So specifically, Tutor Eric, pagkatapos ng discussion, our students would be able to define what is metabolism, describe the characteristics of ATP in relation to the first and second laws of thermodynamics, enumerate the functions of the ATP, and of course, they will be able to discuss the ATP-ADP cycle. Ayan. So, balikan natin yung ating last na discussion noong quarter 1 ng week 7. So, although tapos na ang quarter 1, meron tayong mga bagay na hindi pa maiiwanan sa ating quarter 1 ng general biology. So, we have discussed last time the structure of our enzymes na kung saan ito ay may protein structure at ito ay may active site na kung saan nagbabind yung ating mga substrates or yung ating ibang mga reactants para makapag-proceed sila into a chemical reaction. The enzymes help catalyze these chemical reactions by bringing down yung required energy level para mag-proceed yung reaction. So in short, pinapababa yung energy requirement para mag-proceed yung ating chemical reactions. Mas nagiging mabilis yung ating chemical reactions dahil dito sa ating enzymes. So that is what we have discussed last time in our week 7. Now, yung enzymes, yung pagka-catalyze ng reactions ng ating mga enzymes, that is just one part ng ating story or ng ating process na, sa cell na tinatawag natin na metabolism. So ano nga ba yung sinasabi nating metabolism? Metabolism ay yung lahat ng chemical reactions na nangyayari sa cell na kinakatalyze din mostly ng ating mga enzymes. And ano yung pinagkakakonek-konek or ano yung pinagkakadugtong-dugtong nitong mga chemical reactions na ito. So that is metabolism. Yung lahat ng chemical pathways na nag-o-occur sa ating cell. So metabolism, we can divide it into two. We have the catabolism or yung tinatawag nating building up, yung mga pathways na nagli-lead into the building up of molecules in our cell. And we also have the anabolism na kung saan ay, wait, parang baliktad tayo. Catabolism, is the breaking down ng ating chemical, these are the chemical pathways that leads to the breaking down of, of molecules in our body, whereas anabolism, these are the metabolic pathways or ito yung mga pathways na nagbi-build up ng molecules sa ating cells. So, of course, meron tayong mga sinisira para meron din tayong mga nabuo. So, that is required para makapag-function ang ating cells. Okay? So, para mas maintindihan natin yung mga reactions dito sa ating cell, and likewise, para mas maintindihan natin yung energy coupling ng ating ATP na binanggit natin sa ating competencies kanina, we have to revisit the laws of thermodynamics. Sa mga biological system or tayong mga organisms, tayo pa rin ay sumusunod sa laws ng physics. So, we have the laws of thermodynamics, and of course, we also follow our
or principles ng chemistry, and kinakailangan natin siya para mas maunawaan natin ang mga processes sa ating sa ating cell. So first, we have the first law of thermodynamics, na kung saan it is a restatement ng ating law of energy conservation, na kung saan energy cannot be created nor destroyed, hindi nagagawa or hindi nasisira ang energy, but it can be converted or it can be transduced into another form of energy. So likewise, dito sa atin sa first law of thermodynamics, sa context ng ating cell, bilang tayo ay system at tayo ding mga organism ay isa ding system, meron tayong tinataglay na internal energy. That is, nasa form siya ng mga chemicals or nandoon siya doon sa mga bonds, doon sa chemicals sa ating katawan, inside our cells and in our bodies. Now, energy can be converted or transduced. So let's say, for example, one example here is our ice cream. Puno yan ng carbohydrates. And it is a form of chemical energy. Okay, so energy that is stored in the bonds, in the atoms and molecules of our matter. And kapag ito ay ating in-intake at ito ay na-process ng ating katawan, pwede natin siyang magamit para tayo ay makapag-bike, which is now a form of kinetic energy or energy in motion. Likewise, one of the important energy transduction sa ating biology is yung pag-harness or pag-transduce ng ating light energy from the sun para ito ay ma-transduce into a chemical energy through our photosynthesis. Okay, so again, first law of thermodynamics, energy cannot be created nor destroyed, pero pwede siyang i-convert or i-transduce into another form of energy. So may example ka ba dyan, Tutor Wendy? Yes, Tutor Eric. Kasi yung mga binigay na example ni Tutor Eric ay first law of thermodynamics as applied to biological systems. Pero sa ating mga pang-araw-araw na buhay, ay may applications din yung ating first law of thermodynamics or yung tinatawag ng law of conservation of energy. For example, pag nagbukas ka ng ilaw sa kwarto mo, it may seem na nakapag-produce ng energy in the form of light. Pero ang totoo nun, hindi nakapag-create. But yung electrical energy was converted into light energy or radiant energy. So yun yung sinasabi ng first law of thermodynamics. At isa pa, halimbawa, pag nagluluto tayo, di ba? We use gas stove. So the chemical energy from the natural fuel, yung sa gas na ginagamit natin, is then converted into heat energy para maluto yung ating mga pagkain. So napakaraming practical applications itong ating laws of thermodynamics, Tutor Eric. Yes. So ayan, ang first law of thermodynamics ang nag-explain kung paano natin nagagamit ang energy at naiko-convert natin siya into another form of energy. So Tutor yes. Eric, ibig sabihin ba kapag kinain ko yung ice cream, pwede ko siyang iluwa ulit at maging ice cream ulit? Now, sa ating nature, meron tayong mga processes that are forbidden. So halimbawa, yung sinasabi natin na pag sinunog natin yung papel, magiging ash siya, merong energy doon, hindi natin siya maibabalik ulit into a paper because of the second law of thermodynamics. Sa universe, ang mga process natin, meron siyang direction na preferred na puntahan. And that is from a state ng higher energy into a state of lower energy. So, ibig sabihin, dahil sa bawat energy transformation na ating gagawin doon sa first law of motion, nagiging less na lang yung available na energy para makagawa ng additional work. So, hence, mula sa isang system na merong mataas na internal energy, ang kapag tayo ay pag ito ay nag-undergo or nag-conduct na energy transformation, eventually, less na lang yung internal energy na meron siya para makagawa ng additional work. So, yun, malinaw yun, ha? Yung second law of thermodynamics. So, likewise, ito ay talagang inobserbahan ng second law natin sa mga heat engine, yung sa mga sasakyan. Yung heat na magagamit natin, hindi yun 100% na yung heat ay magagamit para doon sa paggawa
para doon sa pag-andar ng ating heat engine. Some of those heat are lost in the environment or hindi na siya napakikinabangan. It is lost in the universe. Okay? At yung loss ng energy na ito ay result ng tendency natin for a randomness or yung tendency ng universe na mag-lean towards the disorder o yung tinatawag natin na entropy. So entropy, again, it is the state of randomness or disorder. So a tendency natin ay mas mag-proceed doon sa entropy or sa state of randomness. So like for example, saan natin siya pwedeng ikumpara? Doon sa ating kwarto. Initially malinis siya, pero spontaneously or naturally it will go na ito ay magulo ulit. And likewise, kapag tayo ay naglalaro ng mga card games, kapag binabalasa natin yung mga cards, okay, hindi natin i-expect na maayos na sunod-sunod yung mga baraha natin na ayan, na may ace, 2, 3, hindi ganoon, but rather mas random siya. Because that is the preferred way of universe sa ating mga energy. Okay, tayo doon. So, malinaw na ito. So, ano ang example niya? Kapag tayo ay kumakain ng burger, bakit hindi natin siya maibalik sa pagiging burger niya? Kasi nai-utilize na natin yung energy noong burger na kinakain natin para sa ating kinetic energy, para para doon sa ating mga bodily processes. And at the same time, merong mga heat na nalolos. There are energy that is lost in the form of heat at napupunta na siya sa ating environment or doon sa ating universe. Okay, so anything that is outside our system, that is the universe. So okay na po tayo dito, no? Pwede na tayong mag-move on dito sa ating second law of thermodynamics. Now, bakit mo nga ba ito idinidiscuss, Shooter Eric? Ano naman ito? So, kapag pinag-combine kasi natin ang first law and second law of thermodynamics, mai-explain natin yung tinatawag na Gibbs free energy, which in turn will help us na mai-discuss yung coupling ng reaction sa ating cells. So, the Gibbs free energy, ito yung measurement ng useful energy sa isang thermodynamic system under constant temperature and pressure. So, ano ang components niya? Meron tayong enthalpy, which is nakasama dyan ang internal energy ng isang system plus the pressure and volume. We also have the free energy or the Gibbs free energy. And we have our temperature, which is constant, at yung tinatake yung into consideration also yung entropy natin from the second law of thermodynamics. So ito yung etong equation na ito ay galing kay Gibbs, isang scientist, kaya siya tinatawag na Gibbs free energy. That is ginawa niya itong equation na to para mas ma-describe yung ating energy. Now, itong equation niya na change in the enthalpy of the system is equal to the change of free energy plus the temperature multiplied by the change in entropy, ay maaari siyang i-rearrange para magkaroon tayo ng change in Gibbs free energy is equal to the enthalpy of the system minus the temperature multiplied by the change in our entropy. And dahil dito sa equation na ito, mas may explain natin or maipapredict natin kung ang reaction ay proceed siya spontaneously o hindi. Again, babalikan natin ang second law of thermodynamics, yung sa ating entropy. Ang preferred ng ating system, ang preferred na direction when it comes to energy transformation ay from a state of higher energy to a state of lower energy. And spontaneous na nagaganap ang mga reactions kapag ito ay merong tinatawag na na Gibbs free energy or delta G that is lesser than zero. Kapag ang ating delta G is negative ang kanyang value or less than zero, the reaction is spontaneous. Again, from a state of higher energy to a state of lower energy. So sa isang chemical reactions, kapag ang reactants natin ay mas mataas yung energy niya kaysa doon sa products, okay, the reaction is spontaneous. Exergonic yung reaction niya. Mas mababa yung enthalpy ng yung Gibbs free energy ng product sa Gibbs free energy
ng ating reactants. Clear tayo doon. Again, kapag exergonic reactions, negative ang ating Gibbs free change in Gibbs free energy. So ibig sabihin mas mababa yung free energy ng products kaysa sa reactants. Now, we also have endergonic reactions. Sa pag sinabi naman nating endergonic reactions, yung delta G niya o yung change in free energy is positive. So ibig sabihin or sa ating reaction, mas mataas yung energy, yung free energy ng products kaysa doon sa free energy ng reactants. Okay, merong input ng energy, pumasok yung energy doon sa ating system which is our products. Okay, and this is not spontaneous kasi nga balikan natin second law, ang tendency ay from a state of lower from a state of higher energy to a state of lower energy. Okay? So kung meron tayong mga bagay na iaayos doon sa ating universe or parang ibalik natin siya into order, kinakailangan natin ng input ng input ng energy. Now, ano naman, Tutor Eric, kanina ka pa nagdi-discuss ng physics dyan. Ano ang connect nito sa ating discussion ng general biology? Bakit dinidiscuss mo pa yan, gen bio tayo? That is because, ang ating ATP is nagwo-work sa principles ng Gibbs free energy. Okay, ang ating mga processes sa ating cells, yung pagbubuo natin ng mga molecules, ang tendency niya ay maging endergonic. Okay, or non-spontaneous yung mga karamihan ng reaction sa ating cells and kinakailangan ito ay ipares sa isang exergonic reaction. Okay? And one of which is yung ating ATP. So, pag-uusapan na natin ngayon ng ating ATP molecule or yung ating adenosine triphosphate. Ang ating adenosine triphosphate, it is the energy currency of the cell. Ma-explain natin ito dahil doon sa exergonic and endergonic reactions. Ang hydrolysis ng ating ATP or kapag in-split natin ang ating ATP into adenosine diphosphate, and an inorganic phosphate, ito ay highly exergonic or mataas yung kanyang delta G or change in Gibbs free energy. So ano yung sinasabi mong phosphate, Tutor Eric? So ang ating adenosine triphosphate, it is composed of an adenine group. Composed of an adenine group that is attached to a sugar ribose at meron siyang tatlong phosphate groups. So, nakikita ninyong yung opo dyan, yung oxygen na naka-attach sa central na phosphate. So, these are our phosphates. Okay, so kaya siya triphosphate kasi tatlo yung kanyang phosphate group. 1, 2, 3. Kapag binaklas natin yung isa dyan, yung mababaklas nating phosphate group is an inorganic phosphate. And ang meron na lang tayo ay adenosine diphosphate or ADP. Pwede pa rin siyang ma-split para siya ay maging isang adenosine monophosphate or AMP. Okay, Tutor Wendy. Ayan, ano nga ba ang connect, Tutor Eric? Ano na yung sinasabi mong exergonic at saka endergonic? Again, dahil sa ganitong structure ng ating ATP, meron siyang high energy bonds dahil doon sa kanyang mga nakakabit na phosphate. That's why kapag ito ay nag-breakdown, it will result into an exergonic reaction. Okay? Or state na kung saan mas mababa yung energy ng ating internal energy ng ating products. ATP is now used in energy coupling reactions or ipinapares siya sa isang endergonic reactions. Okay, again, sinabi ko kanina, ang mga reactions doon sa ating cell, it tends to be endergonic or kinakailangan ng input ng energy para mag-proceed yung reaction. So, let's take for example in take for example this one, okay? Para maipagkabit yung ating glucose into glucose 6 phosphate, kinakailangan at saka yung ating water, kinakailangan ito ng input ng energy at yung kanyang magiging delta G after the reaction is a positive value. Now, kinakailangan nating i-couple yung paghihiwalay ng ating
yung hydrolysis ng ating ATP or mabaklas yung yung isa sa kanya inorganic phosphate para mag-proceed itong chemical reaction na ito. So nakikita ninyo highly negative yung delta G ng ating hydrolysis or pagkabaklas ng ating phosphate inorganic phosphate mula dito sa ating ATP. Plus kapag ito ay kinopor or ipinares dito sa formation ng ating formation ng ating glucose 6 phosphate and itong phosphate plus glucose, ayan, it's a positive value. Higher negative adding unlike signs, okay, itetake niya yung sign ng mas mataas na value. And in this case, ayan, negative plus positive, mas mataas ang ating negative, which is our ATP hydrolysis, ang ating overall reaction is a negative one. Ayan, so, ayan, and also our ATP, it's an intermediate in the phosphate transfers. So, yung mga instead na direktang magkabit yung ating inorganic phosphate dito sa ating glucose para maging glucose 6 phosphate, ayan, kinakailangan niya na makapag-couple or kinakailangan niya si ATP para ma-transfer itong kanyang mga phosphate groups. So ayan, again, balikan lang natin sandali bago tayo umalis dito sa ating coupling reactions. Again, negative ang exergonic reaction ang ating breaking down ng ATP into adenosine diphosphate and inorganic phosphate. So high yung negative exergonic siya. Endergonic ang ating ang ating addition ng inorganic phosphate at glucose para makapag-form ng glucose 6 phosphate. Overall, yung reaction nito kapag pinagsama yung high negative na hydrolysis ng ATP at saka yung addition ng phosphate at glucose para makabuo ng glucose 6 phosphates, ayan, ang overall niya is negative. Ayan, I hope na malinaw ito, no? Okay ba tayo? Yan. Tutor Eric, napakadami nang nag-check-in dun sa ating attendance check. Ano? So, I think ang mga estudyante natin ay nakikinig at natututo. So, nandiyan pa rin yung ating mga Suki from Jones Rural School, Aurora Senior High School, and of course, yung ating Daniel R. Aguinaldo National High School. At meron din tayo, Tutor Eric, mga nanonood from San Miguel National High School, Padre Guys, and Padre Garcia National High School. I think marami silang natututunan ngayon. Ayan. So, let us take a look closer doon sa tinatawag natin na hydrolysis ng ATP. So, kaya siya tinawag na hydrolysis kasi lysis meaning to cut or may paghihiwalayin tayo, hydro, it's water. So, balikan natin. Again, ang ating adenosine triphosphate, may adenine group, ribose sugar, at saka tatlong phosphate groups. Itong kapag nag-add tayo ng with the help of our water, ayan, ano ang mangyayari? Yung ating phosphate group, ito ay kakabit doon sa isang R group or doon sa kung saan siya dapat mailagay. Example kanina doon sa ating reactions, itong phosphate group natin ay nailagay doon sa may glucose. So ang isang phosphate group natin is maia-attach siya either doon sa ating mga channels kung kinakailangan ito ng reaction or doon sa isang molecules. Then yung isang hydrogen nitong water is kakabit siya dito sa ating adenosine diphosphate na kasi nga nawala na siya ng isang phosphate para maging mas stable siya. Unstable kasi ang adenosine triphosphate dahil sa andami nitong negative na phosphate. Kaya mataas, ito yung isa din ito sa nagko-contribute bakit yung resulting na reaction niya is exergonic. Okay tayo. So Tutor Eric, saan naman napupunta yung mga OH na yan? Yung mga OH na yan will find another hydrogen or another OH para makabuo siya ng ating water. So I hope na malinaw tayo dito, ha? And ayan, kaya ang reaction natin makakapag-form tayo ng adenosine diphosphate. Ayan, so ayan yung H galing doon sa may water. Ayan yung ating inorganic phosphate na nagkumabit na siya sa isang R group.
And yung nawawalang OH natin, it is lost as water. Pero it is processed as a water. Kaya lang kasi, kapag tinignan ninyo yung mga reference, hindi ito binabanggit lahat. Ang focus kasi niya is yung mismong formation ng ating phosphate, inorganic phosphate, at saka nitong ating adenosine diphosphate. Malinaw naman, no, Tutor Wendy? Yes. Malinaw din ng ating relers. Ang daming ano mga comments, oh, ang daming commenters. Tapos, Tutor Eric, kinukumpara daw sa battery, yung ATP, ano, pag fully charged daw siya, ATP siya, kapag nagamit yung energy, ADP, pero pwedeng i-charge uli, kaya cycle siya. Yes, yun nga yung susunod natin na i-discuss. So, para siyang full battery, tama, full battery ang ating full battery ang ating adenosine triphosphate. Pwede natin siyang ikumpara doon. At dahil battery nga, kinakailangan ng energy ng ibang mga process natin na empty or na bumababa yung energy content ng ating adenosine, mababa yung energy content ng ating adenosine diphosphate. At pwede siyang i-recharge ulit by means ng pagkakabit ulit ng another phosphate group sa ating adenosine diphosphate para maging adenosine triphosphate. So yung tawag sa paglalagay ng phosphate group ay tinatawag na phosphorylation. So nangangailangan ito syempre ng energy input. Etong phosphorylation natin para makabuo siya ng adenosine triphosphate. So tingnan natin ha, adenosine triphosphate kapag naghydrolysis ito para maging adenosine diphosphate, ito ay exergonic reaction. Kasi nawalan siya, na i-release yung energy niya na gamit noong nagamit nung ating cell. Ayan, kaya nawalan siya ng naging mababa yung kanyang energy. Now, para ma-recharge itong ating ATP, kinakailangan nating i-phosphorylate yung ating adenosine diphosphate. Dagdagan siya ng isang phosphate group para maging adenosine triphosphate siya ulit. So, nangangailangan ito ng input ng energy. Kaya siya endergonic na reaction. And of course, dahil ito ay endergonic na reaction, kinakailangan din ito ng efficient na paraan para maikabit itong ating adenosine, maikabit itong ating phosphate group sa adenosine diphosphate para maging ATP na i-discuss na natin sa cellular respiration sa ating week 5. Ayan, so hindi pa tayo matatapos dito sa ating ATP-ADP. So ito ay panimula pa lamang. Ngayon, ano-ano yung gamit ng ating ATP? Kanina pa tayo nagsasabi ng ATP or adenosine triphosphate. Ayan, ang ating ATP functions para sa biosynthesis. Again, ipinapares yung ating highly exergonic na hydrolysis ng ATP para makabuo tayo or makapagsynthesize tayo ng mga biomolecules that are endergonic. So, yun yung function niya sa biosynthesis. It is paired with an endergonic reaction, which is yung building up natin ng molecules para ang overall niya ay maging negative. Negative yung kanyang energy. So, maging favorable siya. Another is ating sa muscle contraction para kinakailangan ng energy para mag-move ang ating muscles. So, ginagamitan din ito ng adenosine triphosphate. So, may hydrolysis ulit ng ating ATP para makapag-proceed ang ating pagkocontract ng muscles. And last, adenosine triphosphate then ay meron ding role ng pag-change ng charges across the membranes. Dahil nga, yung ating mga channels, ating cell membranes, ay kinakailangan ng energy para ma-drive niya yung transport natin na against the concentration gradient para mai-allow na mag-move from an area of lower concentration to an area of higher concentration ng ating mga materials na itinatransport. So, the ATP allows that yung pagbubukas ng ating mga channels na mag-a-allow in turn ng ating active transport. Ayan, so okay na tayo at malinaw na, no? Ayan. So, it's time na para sa ating bio quiz. Yeah, let's check yung comprehension ng ating mga student. Again, alam na ninyo ito.
I will be reading the questions and yung mga pagpipilian, and you just have to comment your answer. So, para sa ating question number one, Tutor Eric, so ayan, which law of thermodynamics explains loss of available energy during a process due to a tendency for disorder? So, A, zeroth law of thermodynamics, B, first law of thermodynamics, C, second law of thermodynamics, or D, third law of thermodynamics. So, tignan natin ang ating comment section. Ayan, of course, syempre, nangunguna na naman ang ating bioactive student na si Elena. Actually, ayan, ang ating mga bioactive students from Daniel R. Aguinaldo, no? So, Tutor Eric, marami sa kanila ang sinagot ay letter C. So, is it correct? Yes. So, ang ating second law of thermodynamics ang nag-explain ng loss sa available energy sa ating system due to a tendency natin sa disorder. So, yun kasi ang preferred natin sa ng universe natin. From a state of higher energy ng system to a state of a lower energy kapag nagtatransform ng energy or nagtatransduce tayo ng energy. Okay? So, number two tayo. Number two. Which law of thermodynamics states that energy can be converted or transduced into another form of energy? Is it A, the zeroth law of thermodynamics, B, the first law of thermodynamics, C, second law of thermodynamics, or D, third law of thermodynamics? Okay? So, ang kanilang mga sagot, Tutor Eric, ay letter B. B yes. Daw po, first law yes, of thermodynamics. B. That is yes, correct. That is the first law of thermodynamics. Ang zeroth law at saka third law of thermodynamics ay mapag-aaralan ninyo siya kapag kayo ay nag-general physics 2. Pero anyway, ang zeroth law is yun yung concept bakit tayo nakakagamit ng thermometers, or that is the concept na pina-follow na ating thermometers. At yung third law naman is meron siyang kaugnayan sa absolute zero nung sa ating temperature. Okay? So number three, which is not true about adenosine triphosphate. Ay, sorry, Tutor Wendy. Sige lang, continue, Tutor Eric, continue. Sige, go lang, Tutor Wendy. Okay, so ang ating options, A, its delta G is highly negative if hydrolyzed. B, hydrolysis of ATP is exergonic. C, synthesis of ATP is highly exergonic. Or D, serves as an intermediate in phosphate transfers. So, naalala ko, na-discuss yun ni Tutor Eric, sabi, not true. Tandaan niyo yung word na not dyan. True. Okay, so wait muna tayo, Tutor Eric, na pumasok ang answers ng ating mga estudyante kasi may nakakapag-answer pa ng number 2. Okay, so marami ay na nagsagot si ng ulit. C. Oo nga. So, letter C daw, Tutor Eric. C nga ba? And our answer is yes. Ang synthesis ng ating ATP, it's endergonic kasi nga we are building up our ATP from inorganic phosphate and adenosine diphosphate. And remember, sa context ng ating cell, kapag tayo ay nagbi-build up o yung mga building up reactions natin, they tend to be endergonic. Okay, yes, or ito ay endergonic. Energy. So, it will need energy. So, kaya kinakailangan iparest ito sa isang reaction na exergonic. Mm-mm. Okay, para maging posible ang ating reaction. Okay. Ayan. So, question number 4, which is not involved in the ADP-ATP cycle? So, A, hydrolysis of ATP. B, release of energy in ATP formation. C, absorption of energy in ATP formation. Or D, ATP is formed from the condensation of ADP and inorganic phosphate. Again, ha, not involved in ADP-ATP cycle. So, tignan natin ang kanilang mga sagot for question number 4. Tutor Wendy, magkamukha yung question number 4 at saka yung question number 3, no? Oo, parang ano. Magkamukha pati yung correct answer. Tignan natin kung, kasi i-analyze siya ng mga students natin eh. So, tignan natin, Tutor Eric, kung ano naman, kung mapapartner nila yung tamang answer nila sa 3. Dito sa ating number 4. Ayan. Letter C daw po ang answer naman nila sa number 4. Ayan. Our answer is letter B.
Kung kung ita-take natin ang release at saka absorption as exergonic and endergonic, since our pagbuo ng ating ATP is highly endergonic, our answer is letter B. B, hindi nagre-release pag binubuo yung ATP. In fact, kailangan pa nga mag-absorb, di ba, Tutor Eric, ng energy. So, kasi medyo nalito yata ang ating mga students, mostly sa kanila ay nagsagot ng letter C. Yes. Oo. So, yun ha, highly endergonic ang ating formation na ATP. So, nangangailangan siya ng input ng energy or may kailangan maipasok tayo na energy. Whereas yung hydrolysis natin ng ATP into adenosine diphosphate and inorganic phosphate, it is exergonic. So, there is the release of our energy. Oo, parang it's in a way, it's an energy releasing. Okay, yeah. Number sana five. Sana nalinaw sa mga students. Okay, for number five, true or false, the synthesis of compounds in cells that are energetically unfavorable are coupled with ATP hydrolysis to produce a reaction that is energetically favorable. So, is it true or false? So, check natin, Tutor Eric, ang kanilang mga sagot. Let us wait. Pwede ninyong i-shortcut yan na ano ha, na yung true is letter T, tapos or T or F. Ayan, pwede ganun yung gawin natin. Attendance check. Ayan, may pumapasok na. Of course, syempre, ang mangunguna dyan, si Elena. Hi, Elena! Mahaba lang yung ating statement, pero ito ay pwedeng mai-analyze. Oo. So, mostly ay true ang sagot, Tutor Eric. Yes, that is yan yung ating concept ng energy coupling. So, yung ating pag nagsisynthesize tayo ng compounds sa ating cells, it's energetically unfavorable kasi nga endergonic siya. Nangangailangan ng input ng energy. So, kinakailangan na ipares ito doon sa hydrolysis natin ng ATP, which is energetically favorable kasi nagre-release siya ng energy. So yung na-release na energy mula sa ating ATP ay ma-harness pa na noong ating synthesis para mag-proceed yung reaction. So it becomes okay, so a cycle. So nag-guess naman ito. So it's become a cycle. So this one, it's true. ATP hydrolysis, which is energetically favorable, ay pinapare sa synthesis of compounds in cells and other processes that are energetically unfavorable. Okay, yeah. So malinaw naman sa ating mga students, Tutor Eric. Tama naman ang kanilang mga sagot. Okay, so ayan, and that will be it for our General Biology 1 session. Don't forget to also watch our Senior High School Science tutorials. Meron tayo ng MIL. Meron tayo ng safety and first aid, meron din tayo ng earth and life science, and of course, meron tayo ng general chemistry 1. And yan. Kung gusto ninyong mas maintindihan pa ito ulit itong lesson na ito, pwedeng manood na kayo noong general chemistry 2 sa susunod naman natin na semester. Ayan. And of course, your feedback matters to us. We openly welcome your feedback, comments, complaints, suggestions. Yung ay mahirap mag-explain si Tutor Eric, pwede ninyo sabihin dito sa ating sa ating feedback matter. So just scan yung QR code na nakikita ninyo. And or kung hindi ninyo mai-scan, you may access it through tinyurl.com/itulayfeedbackform. So, we need your feedbacks para mas ma-improve pa natin or mas mapag-usayan pa namin yung binibigay naming itulay tutorial sa inyo. Okay, so maraming salamat. Thank you once again. I am Tutor Eric.